Ano naman yung reaction mo doon? Sabi ng doktor na hindi ka na daw pwedeng operahan. Okay lang sa'yo? Anong pakiramdam? Mga kasikap, mga kalingap, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Gabisera. At ngayong araw, samahan niyo po ako dito po sa lugar ng Manapla. Dito po ito sa Punta Salong. So meron po nanghingi sa atin ng tulong na isang kababayan po natin. Si Pambansal yata siya. At pinapapuntahan po itong kanyang lola. So, dito po sa kanilang bahay. At dito na, dito. Hello, Nay! Magandang hapon! Magandang hapon. Ah, okay. Marunong siya mag-Tagalog. Oo. Sige. Pasok ako ha. Okay lang, pumasok. Oo. Ayan, pasok tayo. Yan, si nanay. Kamusta kayo dito, Nay? Okay naman po. Oo, mayroong ano, mayroong nag-chat sa akin. Si Ma'am Lynn. Ano 'yon? Anak mo 'yon? Pamangkin. Ah, pamangkin. Oo. So, sabi niya, Kuya Gab, baka pwedeng ano, pasyalan mo yung lola ko doon sa Punta Salong. Punta Salong ito? Mm-mm. Ha? Oo. Okay lang, patayin mo na, Nay, saglit. At naingay itong ano, electric fan. Sige. Ayan. So, ako naman, nag-reply agad sa kanya. Para, yun nga, mapunta ka dito. Inalam ko kung saan dito banda. Tinuro naman dito, papuntang Baluran daw. So, Nay, ako si Gab Becerra, no? Isang charity vlogger dito sa Negros Occidental, no? Kami yung ano, mga private na tao na tumutulong sa ating mga kababayan. Ano bang nangyari sa'yo, Nay? Ano pangalan mo ulit, Nay? Ninit. Nanay Ninit. Ilang taong ka na, Nanay Ninit? 71. 71 years old. Ano bang nangyari, Nay? Kasi naikwento ni Ma'am Lynn na nagkaroon na ko yun ng karamdaman. Arthritis. Arthritis. Ano pa? Ano na sa sir ng survivor sa cancer, cervical cancer. Ay, tarbar. Survivor siya? Sa kapatid ko siya. Ah, kapatid mo siya, Nay? Dati siya sa Manila, inatake ng cancer, stage 4. Uh-oh. So, nakasurvive na ito siya sa PGH. Survivor siya? Oo, survivor. Sa cervical cancer. Laon sa matandang dalaga. Ah, okay. Matandang dalaga. Tapos, 2007 siya bali inopera lahat na proseso ng cancer nakuha niya doon naman nakuha sa PGH. Sa PGH. Oo. So ibig sabihin na matagal siya sa Maynila. Oo, matagal siya sa Maynila. Okay. So nagpagamot sa kanya yung ano rin namin kamag-anak na amon niya. Ah, okay. Matandang dalaga rin. Oo, sa Makati. Sa Makati. Mm-mm. So, sige. So, ano ba nangyari na? Hindi ka na makalakad? Ha? Hindi na. Hindi na? Ilang taon nang hindi ka na nakalakad? Ilang buwan? Isang buwan. Ha? Madalawang buwan na. Dalawang buwan na, Nay? Mm-hmm. So, may ano ka ba? May, yung sakit mo, ano lang? Arthritis, tsaka yung cancer survivor ka. Mm-hmm. Mga pangangailangan mo dito, sino yung nagsusuporta sa'yo? Sino yung bibigay tulong? Ko. Yung pamangkin mo? Nasa abroad ba si Ma'am Lynn? Si Ibang Bansa? Oo, oh, si... Si... Si Ronaldo, si Ronaldo. Ah. Si Lynn nasa abroad. Ah, okay. Oo. Kasi subscriber namin siya. Kasi panood niya yung mga videos namin, mga vlog namin. So dito ka lang na, maghapon. Di ka nakabangon. Wala ka bang wheelchair? Wala. May wheelchair. May wheelchair ka? Ah, okay. So, napakahirap, no? Dahil yan, nakahiga ka lang, maghapon. Hindi ko kaya. Paano naman pag dumudumi ka? Sinong nag-aalalay sa'yo? Ang apo ha? Ko. Diaper. Ang apo lang. Ito. Magpapaligo. Ah, ito, apo ni... Ang apo na. Dito ka na eh. Pwede ka. Ayan. Dahil may upuan mo. Ayan, si nanay po, yung kapatid ni... Nanay Ninet, no? Mm-mm. Ang pangalan mo, Nay? Si Sinayda. Nanay Sinayda. Ayan.
So, kamangkin niya na nasa abroad, yung nagsusuporta sa kanya? About hindi, sa anak ko. Yung anak mo? Yung bali yung si Len, yung kamangkin ko na yan, yun siya ang nag-ano sa iyo. Siya ang tumulong na mapuntahan siya dito ng vlogger. Pero ang sumusuporta sa kanya, sa maintenance namin, na gamot, pagkain, lahat-lahat, mga anak ko. Mga anak mo. Dito lang yan, local lang sila, hindi sila mga abroad. Wala bang ano na eh, wala bang ano si nanay ni Neto, wala ba siyang pension? Wala, sa isa-isa is pension. Wala. Minsan, may dumadating sa amin na social pension sa isang senior citizen. Bihira lang naman yun, sir, na dumadating. Ano bang trabaho mo dati na eh, sa Maynila, noong kabataan mo? Wala eh. Wala kang trabaho doon? Anong ginagawa mo doon sa Maynila? Alalay sa ating Diyo. Ah, kumbaga parang isang matandang dalaga man. Oo, wala na. Ah, ikaw yung ano, nag-aalalay sa kanya. Dito, sir. Pero yun ang trabaho niya. Dati. May sweldo siya doon. Oo. Patay. Sa ngayon, may sakit din. May sakit pero din. Matagal na siya na umalis na. Doon. Okay, sorry. So, umuwi na siya dito. Oo, so, dito after ba siya, cancer niya na survive sa after na pinagamot siya. Gumaling na siya doon. Oo, umuwi na siya. Umuwi dito. Na siya dito. Pahinga na siya. Tapos dito lang siya nagkaganito, hindi na siya makalakad. Oo, bigla. Dito lang. Ito lang itong February, March, April. Di ba siya napa-check up na eh? Napa-check up na admit niya siya sa hospital. Oh, anong sabi? Ang sabi ni Doc na hindi niya nakaya kung operahan siya yung para makalakad siya dito sa likod. Di ko manaintindihan. Ano ba yung sa spinal cord? Yung ano niya? Oo. Tapos, di na itong sa reseta niya. Tapos, kung operahan pa siya hanggang ngayon, sir, di na namin siya napabalik sa ospital na i-check up. Diyan lang naman sa namin pinapa-check up sa Northland. Ibig sabihin, hindi niya na kaya yung operasyon. So, may gamot siya na tinitake ngayon. Maintenance. Grabe na. So, ano naman yung ano na eh? Ano naman yung reaction mo doon? Sabi ng doktor na hindi ka na daw pwedeng operahan. Okay lang sa'yo? Anong pakiramdam? Wala tayong magawa. Walang magawa? Malungkot, no? So, ang pwedeng gawin mo, may maintenance ka na lang sa gamot, gano'n? Masakit ba ang likod mo? Ano bang masakit sa'yo? Ang paa. Yung paa. Ayan, yung paa daw, mga kasikot. Kasi, parang namamaga, no? Maga na, hindi na. Hindi na lumiliit. Hindi na mamana. Steady na siya ang inaano. Ayan po, parang so, namamana siya. Hindi niya na ito mabuhat. Hindi mo na maigalaw? Hindi na maigalaw. So kung babangon siya, talaga ibabangon siya. Alalayan siya na. Kung paupuin, paupuin siya na. Hirap nga eh. Ano ni sir yung sakit niya? Acute gouty arthritis in flare chronic kidney disease. Ano mo ni? Ayan. Ito. Ayan, acute na pala eh. Parang, acute na. Ano siya? Gout, ano? Oo. Arthritis. Acute gout arthritis. Oo. Okay. So kung medyo bata pa sana siya, pwede siyang operahan. Sabi ni Doc. Oo, sabi ni Doc. Pero hindi na ni Doc. Pero kung gusto namin daw paoperahan, pwede naman, pero wala naman pang gastos. Wala naman pang gastos, no? Walang pera. So ano yung pinakahiling mo na about sa kapatid mo, kay Nanay Ninet? Ano yung pinakahiling mo sa kanya? Kung sakali, ma'am, may tumulong sa atin. Ano yung ano mo? Wish mo sana para sa kanya? Sana, kung kaya niya nga gumaling, mag-gumaling pa siya. Kung kaya pa. Pero parang hindi lang. Parang hindi. Ano na lang, sir, yung mapagamot, ma-maintenance siya ba? Mabili na lang. Mabili na lang. Tapos, pagkain, supply. Pagkain, supply. So, kung malakas naman siya kumain? Yun lang ang masarap sa kanya kasi wala siya pili sa pagkain. Pero, may bawal. Ang dapat sa kanya yung bawal-bawal. Pero hindi niya na iniisip yung bawal. Talagang gusto niya kumain, kumain na lang siya. Parang gusto yung gano'n na so, lang. So, hindi na siya mapili sa pagkain. So, wala na yun. Nakakalungkot man. Pero, di ba? Ito. Talagang ano to. Binigay ng Diyos, no? Bilang pagsubok sa atin. Oh, pero, ano lang, Nay? Mag-pray lang. Malay mo, di ba? Wala namang imposible sa ating Panginoong Diyos. Basta tayo nagtitiwala sa Kanya. No? At nananalig. Kung maipayo ko lang, magdasal lang tayo, no? Pray lang lagi. Malay mo, maghimala ang Diyos. Mapagaling ka. Kasi wala namang imposible sa kanya. Yung sa cancer niya, no?
doon sa cancer na yon, talagang nakasurvive siya, no? Dito sa 2007, imagine ba sir, ilang taon na siya na makasurvive. Kumbaga, blessing na ng Panginoon. Ilang taon siya ulit, nice? 71. 71 years old. Diba ibang 71 sir, malakas pa, diba? Itigan, malakas pa. Siya. Balo pala si nanay, tumandang dalaga ka, nay. Bakit di ka nag-asawa? Matanong lang, nay. Bakit di ka nag-asawa? Ha? Mapili ka pa sa lalaki? Hindi naman. Hindi mo swerte na magkaasawa. Nung dalaga ka pa, may naniligaw sa'yo, meron naman. Marami. Pero may naging boyfriend ka, nay. Oo. Meron naman. So hindi lang swerte talaga na makapag-asawa, no. So, may ganoon eh, no. May ganoong kwento eh. Okay. So yun. Ito. Gaano kahirap na eh na isang kapatid mo may ganitong sitwasyon, mahirap. Mahirap, no. Mahirap kasi lahat na supply hinihingi sa mga anak, sa mga anak ko. Anak mo. Tapos hindi na wala na sa kami, hindi na kami nagtinda. Minsan binibili lang ko sang kape kasi may nagkakape diyan. Para lang yung barang malibangsa. Na may binibilang sa na pera ko nyari, mabenta-benta. Tapos malibangsa kung may tao diyan na nagkakape tapos nagkukwentuhan, nakikiano rin siya. Pero, parang hindi siya ano siya. Para hindi niya isipin yung nararamdaman niya. Malibangsa. Pero believe din ako sa iyo, nay, no, bilang kapatid kasi andun yung pagsuporta mo sa kapatid mo. Sino mas matanda sa inyo? Ikaw? Asya. Akong bunso. Walo kami. Apat yung, na lang naman kami. Andun yung pagmamahal mo, no, sa kanya. So apat lang kayo magkapatid? Walo. Walo, namatay na yung iba? Apat. So bali apat na rin kami. Pero dito dalawa kami dagong tutulungan. Pero na tumutulong sa kanya, mga anak mo. Mga anak mo, mga pamangkin niya. So, bilib din ako sa mga pamangkin ni nanay, no? Sa mga anak mo. Dahil, siyempre, tita nila yan. Kumbaga, hindi nila matiis na. Inutulungan kasi kadugo nila, no? Sa una-una, sa mga diaper, pagkain, bigas, gamot, yung gamot, sir. Gamot, ang pinaka-ano sa lahat. Kasi hindi mo naman pwede na hindi bilhin ng gamot kung pat. Pero ang dapat ay i-check up sa namin. Hirap kami magpa-check up. Hirap buhatin. Saan ba kayo nagpa-check up? Diyan sa Northland. Ah, dito? Kita na. Nadaanan mo dyan. Buti nga mayroon na dyan ospital na gano'n. Hindi na kami kailangan pumunta. Private ako. Yan. Medyo mahal din. Private yan. Okay lang kasi senior naman siya. May discount naman kami. So yun. Sa ngayon, mayroon akong konting ibibigay sa inyo, ha? Nanay, Ninet. Itong bigay ko, groceries at bigas para sa iyo, ha. Thank you, sir. Ito, ayan. Ayan. Ito, nay. Tanggapin mo, ha. Ayan, may groceries diyan, ayan, may biskwit, may dinata, konting noodles, bawal yata sa kanya. Yung mga bawal na 'yung pagkain, ha. At bigas. Estudyante niya na nag alaga sa kanya, katabi niya dito sa gabi. Katabi niya sa gabi. So, ang nabigay nito, mga sponsor natin ay abroad. Yung groceries kay Ma'am Beng, yung bigas kay Tita C, no? Ayan. So, wala ka mo, sir, sa Facebook? Mayroon tayong Facebook, nay. Para pwede niyong panoorin. Gab Becerra Kasikap, yung Facebook page natin. Tapos yung YouTube natin, meron din. So, mapapanood dito ng mga kababayan po natin abroad. Mga mabubuti nating sponsor na tumutulong sa ating programa, no? Nanay Ninet. Okay ka lang, nay? Ha? Okay lang ikaw? Okay. Basta lang, mag-pray lang, huwag mawala ng pag-asa. Kasi ang Diyos natin andyan lang. Hindi naman nagbibigay ng pagsubok sa atin na hindi natin makayanan, no? So, hangad ko na yung kagalingan mo, no? Isasama kita sa prayer ko para gumaling. So, marami akong mga tinutulungan din na may sakit, may medical problem, nai. Pero sa awa ng Diyos yung iba, nakasurvive din naman. At natutulungan din kahit papaano ng ating mga sponsor abroad. So sa ngayon, ayaw ko muna mag-promise na yun ng tulong, okay. Ha? Mahirap mga ako. Alam ko. Basta kung mayroon man nagbigay sa atin about sa pampagamot ni nanay, ihatid ko dito, ha? Sabi ko nga, nay, hindi naman ako mayaman, ay. Tumutulong lang kami ayon sa aming kakayanan. Instrumental pa lang, sir. Baga, tulay lang. Ginamit lang tayo ng Panginoong Diyos para makatulong sa ating mga kababayan. May sakit, priority namin senior, mga PWD, no? Ayan.
So, hanggang ngayon ay nagiinom ka pa ng gamot? May dinitik ka na gamot? Oo, kadami siya. Meron? Oo, ang gamot niya parang 11, 11 kasi. Ito, bibigyan kita ng pambili ng gamot ha. Ayan. Salamat. 500 pesos, dagdag mo yan sa groceries saka bigas ha. Salamat. So, pasensyahan mo muna. Kasi yan lang muna yung tulong namin. Sabi ko nga, kung mayroong pang dumagdag ng mga kababayan natin abroad, eh, pasalamatan natin. At ihatid ko naman dito, no? Kung mayroon. So, masaya na eh, masaya. Masaya. Ayan, masaya si Nanay Ninette. Nung kabataan mo na yan, nung talent mo? Nung kabataan mo, marunong kang sumayaw, kumanta? Wala. Hindi ka marunong kumanta, no? Sayaw, hindi rin. Namin kasi magluto. Luto. O kaya nga, ano siya, arthritis, mahilig. Siguro masarap magluto to na si Nanay Ninette. Masarap siya magluto. Awa kami dyan. Sige ha. At ako'y magpapaalam na rin. Okay. And then may pupuntahan pa kami ha. Nanay, basta mag-pray lang. Ha? Huwag mawala ng pag-asa. Habang tayo'y nabubuhay, may pag-asa tayo, no? Siyempre, tulad ng sinabi ko, manalig tayo sa ating Panginoong Diyos, no? Yan, huwag natin kaligtaan na magpasalamat sa lahat ng blessing na natanggap natin. At siyempre, yung karamdaman mo, ipagdasal natin. Ha, Nanay Ninette? Ang inaano namin, sir, kasi halos hindi na gaano, hindi nagakokos. Oo, kasi mga sikap. Steady na siya. Namamaga talaga eh. Oh. At saka matigas na. Oo. Yun ang problema. Pwede hawakan? Pwede, okay lang na hawakan? Matigas? Oo nga, no, matigas, mga kasikap. Tapos yung isa, malambot. Okay lang, normal yung isa. Ang isa niya kaya. Yung isa medyo normal. Nagagalaw ni Nanay yung kabila, pero yung kabila hindi. Ito hindi na kaya talaga. Saka, palaki ng palaki. Ang tigas to. Sige, tapos, maintain mo na lang yung gamot dyan, ha? Nanay Ninette, ha? Ano lang. Tiwala lang, no? Sa taas. Nanay. Ano na lang siya? Higa, upo. Higa, upo. Ganun na lang. Salamat, Nay, ha? Salamat, sir. Salamat sa pag-alabong. Groceries, bigas. Tama, may bigas ka na. At nagpapasalamat din ako, Nay, sa'yo kasi hindi mo pinabayaan yung kapatid mo. Ako naman. Wala namang kadamay. Andun yung pagmamahal mo sa kapatid mo. Kasi yung ibang kapatid, iba, hindi ko naman nila lahat. Pag once na may sakit yung mga kapatid nila, hinahayaan na lang. Pero ikaw, nanatili sa'yo yung pagiging kapatid, kadugo, no? Simula nung maliit kayo hanggang sa tumanda, nagmamahalan pa rin kayo. Nay, ha? Saludo ako sa'yo. At mag-ingat kayo dito, ha? Nanay Ninette! Okay, salamat, sir. Papaalam na ako. Okay, bye. Ayan, salamat, Nay. Salamat sa welcome, welcome. At ito, mga kamag-anak ni Nanay. Hello. Thank you. Mga apo. Mga apo, mga pamangkin, mga estudyante pa. Nagdating ka, sir. Dito lang sa Manapla. Salamat sa inyo, ha? Sige, pero galing kay Manila, sir. Manila ako. Tagal. Salamat po, mga kasikap, sa inyong pagsama. At isa na namang kababayan po natin na may sakit na natulungan natin ngayong araw. Siyempre, salamat din po sa ating mga sponsor. Andiyan po sila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am Lynn ng Spain, Ma'am Ruth Bates, Ma'am Mindanao Girl, at kay Ma'am Lorna Magday, kay Kalingap Girl TV, Hong Kong, at sa lahat po nagmumahal ng ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Beng, maraming salamat din. So, thank you. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, Gabi Sera. Ganoon din po kay Kuya Val Santos Matubang. Thank you at God bless sa ating lahat.